ganda ng idea na yun, ano? Pang date. Oo, ngayong Valentine's Day po, pwede niyo yung puntahan with your loved one. Or actually, pwede rin sama mo na yung pamilya mo, di ba? Ang love naman, pwede rin sa family mo i-share yan. Well, okay. Speaking of that, no, sa pag-ibig nga, kailangan ng matinding effort naman at adjustment. Pero importante rin ng tiyaga, unawa at respeto. Kung kaya this morning, tatalakayin natin kung ano nga ba ang dating etiquette. Pero bago yan, let's all watch this. Marami ang gustong magkaroon ng long-term at serious relationship. Pero dapat rin nating tandaan ang unspoken rules of dating. Dahil ang love ay parang elevator. May tamang pagpindot sa buttons para sa tamang level of emotions. Huwag na sumiksik sa ibang floor dahil baka magka-awkward moment pa. Kailangan rin ng matinding patience dahil ang pag-akit ng pag-ibig, mabagal pero sigurado. At higit sa lahat, dapat rin lagi kang handa dahil baka mag-out of service ang puso mo kapag hindi mo nasunod ang tamang formula ng dating etiquette. Kung kaya this love month, alamin natin kung ano nga ba ang dating etiquette for a healthy relationship. Sakto dahil marami makikipag-date, ano? Ngayon nga, bukas, Valentine's Day na. Ba't na rin kami ang gabi na? mo na, ano? Tayo matuto po ng dating etiquette mula po sa ating guest ngayong umaga. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas, ang dating coach at US Certified Matchmaker na si Ms. Vanessa Antonia. Good morning, Vanessa! Good morning! Good morning! Thank you very much for having me here sa Rise and Shine Pilipinas. Matchmaker! Yun na nga, tanggalin yung medyo naalala ko sa sinabi mo. Oh, sa intro sa single. Matchmaker. Pero para po sa ating viewers, no, hindi masyado familiar sa dating etiquette. Ano po ba ito? At applicable pa po ba yan sa panahon ngayon? Ayan. So ang dating etiquette po, basically mga alituntunin siya for us to, para magkaroon tayo ng magandang experience sa dating. So sinisiguro lang natin na magkakaroon tayo ng dating interaction na polite, courteous, para hindi na o-offend yung kadate natin. But at the same time, dumalagdag yung ganda and pogi points natin. Ayun. Ano ba yung mga specific tips mo na maibibigay sa ating mga RSP na makikipag-date bukas sa Valentine's Day? Ready na. So whether first date or siguro nakailang beses na kayo lumabas on a date, it's very important, especially for women na kapag lalabas na yung bill, kahit alam mo na yung lalaki yung nag-invite sa'yo and magbabayad ng bill, it's very important that you at least offer. Ah, okay. Kasi medyo ngayon, medyo marami yung mga sa social media na mga campaign na parang let the man pay. And a lot of, marami namang mga lalaki na gentleman. Pero it's very important na huwag natin kakalimutan yung basic etiquette, which is at least to offer. Or pay for your dessert after your after your parang first date, when you guys walk and have transfer to a little to another venue, you have to offer. Pero nag-wonder ako, paano kung hindi yun ang nangyari? Paano kung yung lalaki pala walang dating etiquette at hindi man lang nag-offer magbayad? Ano dapat ang reaction mo? Nako, diba? Ang number one reaction mo is, since nandun ka na sa date, you make the most out of it, pero alam mo na kapag wala siya sa values mo, huwag mo nang kitain ulit. Ayun na, ibig sabihin red flag na yun. Yun. Yes. Pero minsan nabasa ko rin ito, sabi kung sino raw ang nag-invite, siya daw dapat ang magbayad, kahit babaeng mag-invite. Ganun ba yun, Vanessa? So, ito po yung sinasabi natin na pagdating sa dating, dating is not practical. Usually, kapag ang lalaki ang nagbabayad on a date, nagkakaroon siya ng parang subconsciously, kinukommunicate niya dun sa babae na I'm ready for a family and I can provide for you. So, I feel like as a matchmaker and a dating coach and yung company namin na dating event, 10 years na namin nirarun, nakikita namin na mas nagiging successful yung lalaki kapag nag-o-offer and gentle man sila. Dahil mas nag-i-enjoy yung babae at iniisip nila na uy, na-appreciate niya yung time ko. Pero yung minention mo na dating app, dito ba yan sa ating bansa o sa ibang bansa nyo nirarun ito? Actually, I'm a matchmaker and a dating coach and we don't use any app. Naniniwala pa din kami sa human-to-human interaction. So instead of like dating app, we use a technology which is good. It's a waste kapag hindi natin ginamit yung technology right now, no? Pero ang matchmaker naman is ginagamit niya yung human intelligence. Sino ba ang bagay sa'yo based on my reading and based on my knowing you, your behavior, because we study the science of falling in love. Ito kung mara yung nagyaya ng date sa'yo ang isang lalaki, or even your partner, ano ba, dapat ba sinusundo ka sa bahay o kita na lang tayo sa restaurant? So, depende kung saan kayo nag-meet. For example, nagkakilala kayo through church or common friends and
familiar ka naman sa tao, pwede kang magpasundo if you trust the person. Mm. But especially if na-meet mo lang sa dating app, it's not advisable that you actually give them the address before mo silang makilala. Mm. So it's safer na mag-meet na lang muna kayo sa restaurant. Ayun. Okay, pero I'm sure marami tayong mga ka-RST, nag-wonder naman yung mga signs nga kung interesado ba yung kadate nila sa kanya. Oh, ano ba yung mga signs kung interesado nga sa'yo yung kasama mo nung gabi niyo? Yeah. So the number one sign is the attention. Mm. So makikita mo, are they very interested pag nagsasalita ka? Hindi ba sila yung parang text ng text or tawag ng tawag? Because of course, that's part of the dating etiquette. Uh-oh. Pangalawa, dun mo din makikita kapag tiningnan mo yung mga mata nila, yung sinasabi natin na parang buhay na buhay yung mga mata nila kapag nakatingin sa'yo. Because eyes don't lie. It's very difficult to kind of control that. Yeah. So number one indicator para malaman mo kung gusto ka ng ka-date mo is the number of attention. Ibig sabihin, after ng date, nag-text ba sila? At most importantly, nag-set ba sila ng second date? Ayun. Okay. Pero ito sa mga medyo may anxiety sa unang date, okay, ano? Anong pag-uusapan kaya namin? Yung mga ayun, ganyan. Ano ba mga tips mo para magkaroon sila ng topics of conversation or for conversation ng ka-date mo? Okay. This is very good question na to. Kasi pagdating sa dating, medyo awkward kapag wala kayong topic na pag-uusapan. No? But the goal when you go on a date is find commonalities. Mm-hmm. Kasi according to science, we fall in love with people who are similar to us, yung pareho sa atin. Mm-hmm. So, yung mga iiwasan nyo lang when you are on a date is yung mga divisive na topic. Ano yung mga example ng divisive na topic? Religion, politics, and yung mga malapit dyan na topic. Kasi posible na magkaiba kayo. So instead na mag-bonding kayo, you find common ground, baka mag-debate kayo during date. So hindi magiging romantic yung date nyo kapag ganun. Pero balikan ko lang yung minention niya kanina about yung sa stare. Okay. Paano kung hindi siya makatingin sa'yo? Diba kasi may ganun eh. Oo, like, iba kasi yung matindi yung tingin sa paano kung medyo parang gumaganyan-ganyan siya. Right. Ano ibig sabihin nun? Right. So, napakaganda lang tanong na to kasi this was also my experience before I become a dating coach and a matchmaker. Hindi ako makatingin sa mata ng opposite gender. So, natutunan namin yung one strategy. Usually, naririnig mo, sinasabi mo, tumingin daw sa noo or dito. But I feel like this is more effective when you try to give your brain a task. Ano ibig sabihin nun? Kapag nako-conscious tayo, ibig sabihin, iniisip kasi natin yung sarili natin. Mm-hmm. So, bigyan mo yung sarili mo ng gagawin. So, ano example ng pwede mong gawin? Tingnan mo yung color ng iris niya. So, for example, right now, nakatingin ako sa'yo, feeling mo, I'm like super duper subscribed to you, yung attention ko nasa sa'yo. Pero, ang totoo, tinitingnan ko yung color at inaalam ko yung color ng iris mo. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo type, diba? Pag hindi ka makatingin sa mata. So, pwede kasing dalawa, pwedeng hindi ka makatingin kasi kinikilig ka, or pwede naman kasing magaling lang talaga yung social skills mo na kaya mo siyang tingnan kahit hindi mo naman siya masyadong type. So, hindi siya gauge, kumbaga. Yes, hindi siya gauge. Pala yun. Ang magiging gauge lang yun is yung klase ng tingin. Kasi mapapansin nyo yung smize, yung tinatawag nilang nakatingin sa mata, pero parang nakangiti yung mga mata mo. Mapapansin naman natin yun sa taong tumitingin sa atin, kapag tingin na blank stare, na walang kapungay-pungay, or yung tingin na may something. Okay. Yeah. Alright, basic what to wear on a date. Oo, okay. Ayan. Very important, especially for men, that they wear something with collar. Because it's actually very decent tingnan kapag may collar. So, kahit lagi kang naka-t-shirt, you can use that kapag nag-outdoor lakad kayo or outdoor activities. But on a date, it's a very, very important na mukha kang decente. For women naman, it's very important to balance yung confident ka and at the same time conservative. So, hindi naman pwedeng magbalot ka. Hindi naman pwedeng super sexy. Mm-hmm. Dapat yung tamang outfit lang. For example, nakikita yung neck and yung wrist. Mm-hmm. Bakit? Ito yung parang sign ng confident. Uh-huh. Kapag hindi tayo masyado confident sa kasama natin, we tend to cover this. Mm-hmm. But if we trust the person that we are with, a woman tend to expose this. Kaya gumaganyan tayo. Okay. Ah, so may pag hair flip. Kailangan mo naka-high heels. So, ang maganda naman when you're wearing high heels is it actually helps with your posture. And posture is one of the things na tinitingnan when we're dating. Because it's a sign of confidence, it's also a sign of or an indicator of self-care. Parang antagal ko nang nakalimutan to dahil hindi ko asawa ko nung hindi ko na rin alam.
di ba? Yes, na, kailangan pa rin ba ng dating etiquette na, pag asawa mo? Kasi sobrang comfortable nyo na sa dalawa. Yes, absolutely. So even relationships, kahit maraming times na kailangan natin maging practical, it's very important na kailangan natin mag-re-enter dun sa dating phase. Mm. Kasi by the end of the day, hindi kayo magkaibigan. Mm. Di ba? You are in a relationship. So, kailangan dumaan pa din kayo sa phase na kinikilig pa yun. At you guys are still flirting with each other. Oh, so pinagbubuksan pa dapat ng pintuan sa ganun ba yan? Absolutely. Tingin ko dapat kausapin mo yung asawa ko mamaya. yung lalaki pa kausapin yun. Para alam niyo yung mga gagawin. Eto, since you're a matchmaker, mm-hmm. at the age of, for instance, 38, 40, single okay. ka pa, pwede ka pang makahanap ng love of your life. Nako. At any age, you can find love. According to it, this is actually according to science, people who are positive about finding love, ibig sabihin, ito yung mga tao na alam nila makakahanap pa sila ng pag-ibig, sila actually ang nakakahanap ng pag-ibig by the end of the day. So yung mga tao naman na napaka-nega about finding love, na hindi na, inano ko na yan. Tinanggap ko na yan. Pero deep inside, gusto pa din nila. Siyempre, ang universe ay nakikinig. But at the same time, yung mindset and positivity about finding somebody, nakaka-apekto yun. Kasi kapag positive ka about love, kapag may opportunity, may nag-recommend sa'yo ng date, may mga event, mas pupunta ka and mas positive yung approach mo. Ayun. So, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Yes. Siguro, if you're looking for a partner, magkukunaive ang buong universe. Siguro, dapat ang next topic natin is how to reignite naman that thing mm-hmm. with pagkasal na kayo. Yes. Iba naman yun, di ba? Kasi parang ang haba nung pag-uusapan lang na discuss pa natin yun. Well, maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng mga helpful tips and information tungkol sa dating etiquette. Ms. Vanessa, muli nakapanayan po natin dating coach at your certified matchmaker, Vanessa Antonio. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Advance.